May brown. May brown siya, mga labs. 1, 2, 3! What's up, guys? Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ako ay si Abby, and welcome to Agutanin. Do you still remember the clam that we got from the mangrove? If you don't, I'm gonna put the link on the description down below so you can check that out on my previous video. Pero, meron tayo ditong clam. Ito siya. Ayan. Ito yung nakuha natin sa mangrove area na clam. Ayan. Pero hindi talaga ito yung nakuha natin sa mangrove area na clam. Niluto ko na yun, kinain ko na. Ito nang galing sa aunt ko. Nandun din siya sa mangrove area around the time na nandun din ako. Kasama ko siya na kumuha nito. Since nakain na namin yung amin and then may sakit pa yung parents ko. So, nagpadala siya nito sa amin. Shout out doon sa nanay ni Papi Lods. Nanay po ni Papi Lods yun. Okay. So, yung gagawin natin today is we are gonna cook this clam. This is a huge amount of clam, you guys. We are gonna cook it today, but we're gonna make a soup out of this clam. Hindi natin siya papa-arte-artehen o kung ano. Kasi may mga sakit yung tao. So, soup lang tayo. Pero bago yon, bago tayo maglutoan ng clam, kukuha muna tayo ng mga sangkap sa ating lutuing clam. So, I'm gonna take you outside, guys. So mga loves, nandito na tayo sa puno ng panghalo natin, ng sangkap natin. Kukuha tayo ng santol, or what they call it in English, I think cotton fruit. So we're gonna get santol. Okay. Kuha na tayo ng bunga ng santol. This is, ito yung magiging pang-asim natin. So itong santol na to, nabali siya kagabi. So it's coincidental naman na pwede natin siyang gamitin today sa ating, tara na guys, mamulot na tayo. Mamumulot lang tayo. Ayan, tignan nyo, may mga hinog, may mga hilaw. Pero piliin natin itong medyo hinog-hinog na konti. Ba, nakahamba lang ko kasi eh. Ayan ninyo, puputulin din naman to. Baka ako na rin lang pumutol. So ito, kunin natin itong mga labs. Pwede na yan. This specific tree that we have is actually a sweet santol. But, of course, yung skin niya maasim. Maasim pa sa lab life nyo. Pero huwag naman kayo mag-alala, may sweet inside naman yan. So, pwede na rin yun. Kahit pa paano, sweet pa rin yung inside kahit na medyo maasim yung love life, diba? Okay, pitas lang tayo. Magpipilipino na lang ako. Hirapan ako mag-English eh. You should comment guys if I need to put what do you call that? Sinakakalimutan ko. Comment lang guys ha. You should guys comment what do you call this fruit in your country or in your place o kung anumang sa native language ninyo. Kasi sa akin, sa Agutanin, hindi ko talaga alam kung anong pangalan nito. Basta alam ko ito, santol. Alam nyo naman, rookie. Hindi pa kahit marunong magsalita ng Agutanin. You should comment, guys, if you need subtitles with this one. I'm gonna try to make one. If you don't understand. Sige lang, tuloy lang natin itong pamimitas. Okay, tama na siguro yan. Kukunti rin lang naman yung gulay, yung kibaw natin. Pwede na siguro to. Ipon tayo ng yan. Santol. So mga lalabs, tikman muna natin yung santol bago tayo punta ng kusina. Alam nyo kasi, kinakagat lang naman yan eh. Hindi naman yan kailangan ng balat-balatan. Hiwa-hiwain pa eh. Kapag kaya ng ipin, pwede. Matamis talaga siya, promise. Kasi duluwa lang natin yung buto. Matamis siya, pero medyo may bulok yung nakuha ko. Yan nyo. Bulok ko. May brown. May brown siya, mga loves. It's a bit rotten. Maybe that's the reason why it's so sweet. It is sweet. Okay, mga loves. Punta na tayo ng kusina. Para makapagluto na tayo at tanghali na. Okay, the next thing that we should do in this dish is magbabala tayo ng santol. We're gonna peel this santol that we have right here. Simulan na natin, guys. Medyo matagal-tagal na trabaho to. Kung may peeler kayo guys, mas madali. Wala kasi sa amin eh.
Nasira na. Kapag may kutsilyo ka, hindi mo na rin naman kailangan ng peeler. All in one na yan. Yung kutsilyo namin pinapanday pa to ng tatay ko. Ayun, over time, syempre, nagkukorrode naman talaga yung metal. Basta mga labs, depende sa inyo ha, kung gaano ka-asim yung gusto nyo. Kung gusto nyo talaga ng maasim, kasing asim ng mga love life ninyo, mga buhay-buhay nyo dyan, pwede din tagan nyo ng maraming sa to. Pwede na naman to mga labs ng kalamansi. Mas masarap yung labs kung kalamansi. Walang available na kalamansi. Kaya dito lang muna tayo sa kung ano yung available, diba? So guys, natapos na natin siyang balatan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin is tatanggalan natin siya ng buto. We're gonna take the seeds off. Basically, just cut it here. And then open it in the other side. So we would get a bun-like across over there. And then we'll take this off. The seeds will be, it's either you eat it or you just toss it away. If it's sour, then just toss it away. In this case, I know that these are sour because they're not very ripe. We'll collect this flesh. We'll collect the flesh and then let's just toss the seed away. Okay? Continue on. Just to let you know, guys, na the santol actually has a sap. So, meron siyang dagda. So, pag nagbabalat kayo ng santol, your hands will actually turn like that, diba? Nagba-browning siya. Medyo marurumihan yung kamay. You can use disposable gloves or any gloves that you have available. Okay lang yun. Pero kung kakainin yun, darin lang naman. Kayo lang naman din ang kakain. Okay lang naman din yan siguro. Kung wala naman kayong importante pupuntahan. Kasi ganyan yung mga Pilipino magluto. Lahat kinakamay, di ba? Pag nakaka-relate kayo, kasi pare-pareho tayong nangungusina dito eh. Lahat yan, ginagamitan ng kamay. Lahat nga ginigisa eh. Kakaloka. We Filipinos, we sute everything. And we use our hands for everything. We even eat with our bare hands. Mas masarap daw kasi yung pagkain kapag ginagamitan ng kamay. Pero wag naman yung kinawal-kawal na. Nakakadiri na. Nagamitan lang yung ng kamay in preparation. Pero yung dinugyot na pag naluto na, ibang usapan na yun, di ba? Tuloy lang natin to. I will put the link of the collecting the mangrove shells sa description sa baba. Kung gusto nyo panoorin, available yun guys. Ilagay ko siya sa description para naman makarelate kayo. Baka mamaya hindi nyo alam kung ano siya. Kasi alam nyo naman na geologically diverse ang bansa natin. So, isang iba-ibang species yung matatagpuan sa iba-ibang area. And this is just one of ours dito sa Palawan. Well, not everyone in Palawan actually knows that. Sa mga areas lang may mga mangrove areas. Kasi sa Palawan meron ding mga lugar na walang mangrove areas. Like sandy beaches lang talaga, like El Nido, somewhere sa part ng El Nido, somewhere sa part ng Coron. Sa amin, meron din mga areas na puro coconut lang naman ang nandun. Walang mga mangrove. So, you guys should check that out if you wanna know for references. Baka meron din kayong available sa mga lugar ninyo kung meron din kayong mga mangrove areas. So, check nyo lang guys. Okay. Ngayon ay mag-start na tayong magluto. Hindi ko alam kung magluto ba ako sa labas ng bahay kasi parang medyo umuulan ngayon. So, malaman na yan. Okay yan mga labs, sunod na step na gagawin natin, our next step is, we're gonna put this on fire, yung ating shells. Welcome dito sa kitchen namin. Ang kusina na puro kalat, kasi mga manok namin, mga labs, akit na akit dito eh. So, sunod mga labs, tagay natin siya ng tubig. So, meron akong tabo dito. Magamit tayo ng uling ngayon. Yan natin ang, yan, okay na yan. Tapos tatakpan natin siya. Ayan. Tapos aantayin natin mga labs na kumulo yan. Kapag kumulo yan, bubuka yan bago natin titimplahan. Taantayin lang tayo ng ilang minuto. Medyo matagal yan. Ayoko naman kayong i-board sa pag-aantay. Okay mga labs, while we're waiting for our shell na magbuka, bigyan muna natin, alawin natin yung sarili natin. Bigyan natin ng pagkain itong si Moy. Moy! Yan. Yan po si Moy. Ang gwapong-gwapong si Moy. Tignan nyo. Ayaw ko picture. Moy! Moy oh! Bigyan na natin ang bigyan ng pagkain mga labs Moy. Let's feed him. Feed Moy. Tignan nyo, sobrang makasarili yan. Moy! Moy oh! Moy! 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 Ah! Tignan natin kung tanggapin niya pa. Adik tong unggoy namin eh. Yan. Ito pa Moy! Moy ito pa, meron pa! Oh, paano na? Ito pa! Oh!
Oh, meron pa dito. Kasi ito yung buto ng santol. Binibigay ko dito kay Moy. Ito yung ginagawa ko kapag ano yan. Tatanggapin niya pa yan. Ito pa. Sinira niya na yung bubong namin ng dirty kitchen. Sinira niya na ako. Yan mga labas, habang nag-aantay tayo, while still waiting for our shell to open, let's harvest our cauliflower leaves muna. Harvest muna tayo cauliflower leaves. Panghalo natin. So yan, ito yung mga tanim kong cauliflower na hanggang ngayon di pa namumulaklak. Hindi ko ba alam kung mamumulaklak pa. Puro butas yan. They are all been eaten by insect. Kaya wala tayong magawa eh. Harvest tayo guys. Yan, cabbage. Buhay din dito. Mahirap lang nga. Hirap buhayin sa Palawan. Yung cabbage, namamatay. Pag nasobrahan ng init, namamatay. Ito na lang tayo dito sa cabbage. Sayang din kasi yung mga dahon niya eh. Pakinabangan naman. Kahit na dahon na lang mapakinabangan kasi parang ayaw naman yata. Tiyan nyo guys, may udo. Yan. Yan yung kumakain ng mga cabbage. Saka ng mga cauliflower ko. Yan. Kakuha na tayo. Meron na tayong konting amount. Dali na natin to sa kusina. Okay, yan. Yung mga loads. Mga lalabs. Umapaw na siya. So, ang susunod natin gawin, the next thing that we should do is we should remove the shells and just toss that away. Tiyan nyo. Yung kalat ko. Kahapon, hindi ko pa naaalis. Busy. Tanggalin natin yung shells kasi hindi naman natin kailangan ito. Iiwan natin yung laman. Ayan yung laman niya. Tignan niyo. Parang jelly kapag hindi pa luto ng gusto. Gamit lang tayo ng tong. Kung gusto niyo ng sandok, if you want to use a spoon, you could also do that. Let's just reduce the shell in half. Okay, pwede na yan. Now let's add our santol. Stir natin siya ng konti. Para mag-penetrate yung asim niya dyan sa niluluto natin. Tapos balik natin siya sa cover guys. So yan guys, kumukulo na siya. Nilagyan na natin ang asin. Tikman nyo lang kung ano sa panlasa nyo. Maasim na rin yung santol, so lalagyan na natin guys ng gulay. So guys, ito na, ilagyan na natin yung gulay natin. Hugasan ko na yan. Kahit na mabali, okay na yan. Down to guys ng cauliflower ah. Lasa rin siyang pechay. Kaya lang mas mild yung pechay. Medyo mas mapakla ito eh. Kumpara sa pechay. Dagdagan natin guys ng malunggay. Siyempre. Para healthy. Natin siya ng konti. Stock pa natin siya guys. Ayan. Antayin natin na lumambot yung gulay tapos pwede na. Ready na yan siya. So, yan mga labs. Luto na yung ating sinabawang kibaw. Ayan. May mga santol siya. Yung dahon ng cauliflower nandyan din. Nakakaamoy na ako. So, mabango siya. Amoy mabango. Maasim. Amoy maasim. So, ganito lang yan siya kadali. Pwede na natin siyang i-plate. Ready na siya. Pag kumulo, kapag medyo malamot na yung gulay, pwede na siyang i-serve. Kung gustuhan nyo guys ang video na to tungkol dito sa kibaw, bigyan nyo naman ako ng thumbs up and i-comment nyo sa baba kung ano ang pangalan ng shell na to sa inyo. And also subscribe to my channel and click the notification bell dyan sa tabi ng subscribe button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you for watching guys. I'll see you soon in my next video. Bye-bye!